Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Palibhas ay kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya't dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasa at batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako'y hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa iyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip,
ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hiniling ni Jesus ngayon sa ating ebanghelyo, iniatas niya sa atin, mahalin ang inyong mga kaaway, ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Tila ba taliwas ito sa kalikasan natin bilang mga tao? Kung mundo ang tatanungin, kung pamamaraan ng mundo ang masusunod, ang kaaway ginagantihan. Kapag sinaktan ka, gantihan mo rin ang pananakit. Pero iba talaga ang pamamaraan ni Jesus. Baligtad yata talaga ang mundo ni Jesus. Para kay Jesus, ang kaaway, pinatatawad. Ang umuusig, ipinagdarasal. Pero hindi lang po tayo inutusan ni Jesus. Hindi lang po ito iniatas ni Jesus sa atin. Sapagkat bago niya pa man tayo inutusan, bago pa man ibinigay sa atin itong atas na ito, ay binigyan niya tayo ng halimbawa. Mayroon tayong halimbawang susundan. Nakita natin sa buhay ni Jesus kung papaano niya ipinakilala ang Ama bilang mahabaging Ama, kung papaanong ipinakilala niya ang Diyos bilang Diyos ng awa at habag. Sa kanyang mga kwento tungkol sa alibhugang anak, marami po siyang mga kwento, marami siyang ikinilos na nagpapakita sa atin sino ang Diyos. Ang Diyos ay mahabaging Ama. Ang Diyos ay Ama ng habag at Ama ng awa. Habang siya ay nakapako sa krus, matindi na yung sakit na kanyang nararanasan, yung hapdi na nararamdaman niya sa kanyang mga sugat, at ang inaasahan na sa kanya, ang mamumutawi sa kanyang mga bibig ay salita ng galit, ng paghihiganti. Pero ano ang narinig natin kay Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga salita ng pagpapatawad. Makikita din natin yung layunin ng pagpapakasakit, ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang lahat ng ito, ginawa ni Jesus. Ang lahat ng ito, naging bukas si Jesus para ipagkasundo ang tao sa Diyos. Ang tao na naging salawahan, ang tao na nagtaksil sa tipan, ang tao na kawalang utang na loob ang naging tugon sa kabutihan ng Diyos. Ipinagkasundo ni Jesus sa Diyos pagkatapos talikuran ng tao ang Diyos. Yung nalamatang relasyon, yung nalamatang ugnayan dahil sa pagsuway, ano pong ginawa ni Jesus? Ito po ay kanyang naisalba, naituwid dahil sa pagtalima. May pagsuway, tinapatan ni Jesus ng kanyang pagtalima. At ito yung naging layunin ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya nga sa bawat misa, bago pa man itaas ng pari yung tinapay at yung alak na magiging katawan at dugo ni Jesus, binabalikan natin yung nangyari sa huling hapunan at sinasabi natin,
noong gabing ipagkanulusa. Noong gabing ipagkanulusa. Ang Eucharistia, ang Misa, ay hapag ng pakikipagkasundo. Itinuro sa atin ni Jesus kung papaanong maaari nating patawarin ang mga nakasakit sa atin, kahit na yung mga tumraydor sa atin, kahit na yung mga nagtaksil sa atin. At sinasabi sa atin ni Jesus, ito yung paraan ng pagtulad natin sa Diyos. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, mana tayo dapat sa Diyos. At papaano tayo dapat magmana sa Diyos? Sabi niya, be merciful as your Father is merciful. Ito pala yung tatak. Ito yung tunay na tatak na tayo ay namumuhay bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay amang maawain, tayong kanyang mga anak ay dapat na maawain at mahabagin din. Kahapon po, narinig natin sa Ebanghelyo, mapapalad ang mga mahabagin. Totoo po, tinatapos ni Jesus ang Ebanghelyo ngayon na pagpapalain ang mga nagpapatawad. At ano yung kalidad ng pagpapala ng Diyos sa mga nagbubukas ng kanilang sarili sa pagpapatawad ng Diyos at nagiging daluyan ng pagpapatawad na ito sa kapwang nagkamali, siksik, liglig, umaapaw. Maraming pagkakataon, kaya siguro hindi natin lubusang natatanggap ang maraming biyaya ng Diyos dahil sa hindi natin pagpapatawad. Dahil sa galit na namumuo at itinatanim natin sa ating mga puso, nagiging hadlang sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, pinapipili tayo magpapatawad o magtatanim ng galit. Magiging kamukha ng Diyos na mapagpatawad o hindi. Magiging daluyan ba tayo o magiging hadlang sa pagdaloy ng awa at ng biyaya ng Diyos. Magpatawad at makakaranas tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.